Kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, gayon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa aking mga kwento. Sumunod siya kay Janos sa living room, dinampot ng lalaki ang landline phone. Nag-dial ito, iniabot nito ang receiver kay Claudia. Signorina Oliveros, si Henrik Wolf ito, ang sekretaryo ng iyong lolo, nagkita na tayo kahapon, at kaninang umaga, ikinalulungkot ko pero umalis ng Frankfurt ang iyong lolo. Nakagat ng dalaga ang pang-ibabang lobby, kailan siya babalik, importante lamang na makausap ko siya. Umalis siya for summer vacation, Signorina, na dati na nitong ginagawa, hindi namin alam kung kailan babalik. Pakibigay mo sa akin ang address nito, kailangan ko itong makontak. Ikinalulungkot ko, Signorina, pero mahigpit na bilin nito, na huwag ibigay kahit kanino, ang address na kinaroroonan niya at the present. Huminga ng malalim si Claudia at napapikit, salamat, aniya, ibinaba niya ang receiver. Maupo ka, Claudia, ang tinig mula sa kanyang likuran, pag-usapan natin ito ng maayos. Naupo ang dalaga, nakatayo sa may bintana si Janos. Nagsalita si Janos, sinabi ko na sa lolo mo, na may isang dahilan lamang, para makansela ang kontrata, kaming mga Aleman, ay handang humarap sa katotohanan, hindi posibleng bumuo ng isang bata, ang dalawang nila lang, na nandidiri sa isa't isa, kung hindi sila physically compatible. Sa kabila ng iyong kabataan, alam namin ang lolo mo, na hindi ka na inosente, alam mo kung repulsive ako, kung hindi mo ako may sekmura, kung totoo ito, mawawala ng visa ang kontrata. Anong mangyayari kapag nagkaganoon, anong gagawin ko, may papalit ba sa akin, makakuha ko pa ba ang perang sinabi ng lolo? Halatang nainis si Janos, hindi mo pa sinasagot ang katanungan ko, Claudia, do you find me repulsive? Hindi ko masasagot iyan, at ayaw kong sagutin, na mula ang dalaga, kailangang sagutin mo, kung hindi, tuloy ang kasal. Tumalikod sa kausap si Claudia, oo, I am sorry, pero iyan ang totoo, sorry, pero hindi nga kita may sekmura. Kung totoo ang sinasabi mo, walang dahilan para mag-sorry ka, it's a matter of chemistry, kung totoo ang sinabi mo. Ano na ang susunod na arrangements, sandali lamang, huwag kang masyadong apurado, una sa lahat, kailangang malaman natin, kung totoo ang sinabi mo. Hindi, please, hindi kailangan, tama na ang salita ko. Sinong nakakaalam, baka pareho tayo ng pakiramdam, lumapit sa kanya si Janos, kung pareho tayo ng pakiramdam, binigyan ako ng karapatan ng lolo mo, para gumawa ng ibang arrangements. Anong ibang arrangements, kinakabahang tanong ni Claudia. Talagang gusto mong makawala sa kasunduang ito, ano, well, let's see, saglit lamang naman ang gagawin nating pagsubok, he moved nearer, and she backed away nervously, her hand stretched out to him. Huwag sa ganitong paraan, please paniwalaan mo na lamang ang sinabi ko, ikaw na rin ang nagsabing alam ko naman, ang pakiramdam ko. He took her outstretched hands in his, pressing them against his chest. Tumingin sa mga mata ni Claudia si Janos, na noon ay namamasa, sa pinipigil na luha. He drew her to him, tumitig sa mga labi niya, ang mga mata ng lalaki at bumaba ang mga ito. Parang binabayo ang dibdib ng dalaga, as his mouth moved slightly over hers, he was very gentle, banayad siyang kumawala sa yakap ng lalaki, pero hinapit siyang muli ng Aleman, humigpit ang mga bisig nito, sa kanyang katawan. Kailangang kumbinsihin mo ako, Claudia, once more. He bent his head to her mouth, she stood still in his embrace determined, to show him no response, remaining rigid and cold at his touch. Iniawang ng dila ni Janos ang kanyang mga labi, to explore the insides of her mouth, and to erase her, biglang nangatag ang katawan ni Claudia. No one had kissed her so intimately, at nagpanik siya. Nagpumiglas siyang kumawala, ngunit lalong nag-init si Janos, hamagod ang kamay nito sa kanyang likuran, caressing the curve of waist and hips, heart thudding against her throat, as his kiss hardened demandingly. Nagsimulang matunaw ang depensa ni Claudia, at nag-respond na ang kanyang mga labi, her lip deeply buried passions flamed to life. And she kissed him back, ardently, longingly,
Naglambiti na rin siya kay Janos, and then, nakalaya na siya, pinakawalan siya ng lalaki, at umurong ito, muntik nang mabuwal ang dalaga. Pulang-pula ang mukha ni Claudia, maupo ka, Claudia, bago ka tuluyang mabuwal. Nangangatog na naupo ang dalaga, well, tila nalutas na natin ang problema, hindi ba? Hindi, walang kahulugan ang halik, sang-ayon ako, pero tila nakilala na natin ang isa't isa, hindi ba? Tahimik at miserableng nanatiling nakaupo si Claudia, at hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanya, nawalan siya ng reason, and will of power as she responded to his touch. Akala niya ay manhid siya, dahil walang anumang response na napala sa kanya, ang sinumang nakadate niya sa Pilipinas. At ngayon, itong aroganteng aleman na ito, ang nagpainit ng husto sa kanya, marahil, dahil dalubhasa ang lalaki, in making a woman respond. Halika na, Claudia, marami pa tayong dapat gawin, utos ni Janos, gumagabi na. Nanatili siyang nakaupo, na tila wala sa sarili, lumapit si Janos. Hinawakan ni Janos ang kanang kamay niya, at isinuot sa ring finger ang isang thin, gold band with its cluster of diamonds. Ito ang ating engagement ring, pinili ko ito mula sa aming family jewels. Hinila ni Claudia ang kamay niya, at nalaglag sa sahig ang singsing, pinulot ito ni Janos. Napakaliit pala ng daliri mo, Claudia wondered at his composure, at the cool indifference of the voice, tila walang kahulugan sa lalaki ang lahat, parang isang experiment lamang. Inakay ni Janos sa sofa ang dalaga, naupo sila, may hinugot na singsing ang lalaki, mula sa kalingkingan nito, isang signet ring of red gold, worked into a knot in the center of which, glowed a deep blue lapis lazuli. Inilagay ni Janos ang singsing sa third finger ng dalaga, it fitted perfectly. At saka nakita ibibili ng diamond ring, anito, hindi na kailangan, salamat. Itigil na ang childishness na ito, Claudia, hindi bagay sa aking magiging bride, at ipapakilala kita sa aking mga kaibigan. Bukas ng gabi, may party na ibibigay para sa atin, ang aking hipag na si Greta Desmond. Nagkakamali ka, wala sa kontrata ang pakikipagsosyalan ko, sa mga kaibigan mo at kaanak, o ang sumama sa iyo in public, ikakasal lamang tayo para magkaanak. Malapit na akong magalit sa iyo, Claudia, tumigas ang tinig at anyo ni Janos, you will behave as my prospective bride, and you are going to meet my family and my friends. Pero, mula ngayon, ayaw kong magtatalo tayo, sa lahat ng kaliit-liitang bagay, tandaan mo sanang, ako ang may hawak ng perang makakuha mo sa kasunduang ito, at isang taon pa marahil, bago ka makabalik sa sarili mong bayan. Huminga ng malalim si Claudia, habang asawa kita, wala kang gagawin kung di, dulutan ako ng kasiyahan, na parang isang tunay na aleman bride. Naghari ang mahabang katahimikan, kailangan siyang bumigay, ngunit pwede siguro siyang tumakas, sooner or later, gagawa siya ng paraan, walang maaring magdikta sa kanya ng matagal. Nauna siyang lumabas kay Janos, sa living room, nakatulog siya sa lounger sa tabi ng swimming pool, at nagulat si Claudia nang gisingin siya ni Matilda. Signorina, may bisita po kayo, bisita, sino, si Signorina Greta Desmond. Ang hipag ni Janos Muller, Desmond ang maiden name nito, na ginamit mula ng mabiyuda. Pakisabing lalabas na ako, at pakibigyan mo na ito ng merienda, Matilda, tumayo si Claudia na suot pa rin ang slick black swimsuit, na naglantad ng makinis niyang balat, nagsuot siya ng toweleng robe. Curious siya, kung ano ang sadya ng hipag ni Janos. Naroon pala si Janos, at kausap ang hipag, nakita pa ni Claudia, na humalik ang babae sa lobby ng bayaw. Maganda at sophisticated si Greta, slick black hair, olive complexion and large dark eyes, mga 40 years old na ito, halatang mas matanda kay Janos, dahil kuya nito ang naging asawa ng babae. Maiwan ko muna kayo, dahil may pupuntahan pa ako, sabi ni Janos at umalis na ito. Maupo ka, Claudia, at nang makapag-usap tayo, ani Greta nang wala na si Janos, alam ko na nagtataka ka, kung bakit nandito ako. Pero kailangang ilagay kita sa lugar, bago kayo dumalo sa betrothal party na ibibigay ko. Naupo si Claudia, nasabi na ba sa iyo ni Janos, tungkol sa akin, ang ibig kong sabihin, tungkol sa aming mga plano, kailangan ko sigurong magpaliwanag, alam mo na ba,
kung paano namatay ang unang asawa ni Janos. Wala akong interest na malaman tungkol dito, ano ba talaga ang sadya mo sa akin? Matabang na sagot niya, hindi gusto ni Claudia ang dating ng babae. Tawagin mo akong Greta, after all, magiging sisters tayo pansamantala. Anyway, alam ko ang tungkol sa inyong pagpapakasal at ang terms and conditions nito. Itinago ni Claudia ang pagkamangha, sabi kasi ni Janos, ang lolo lamang niya at si Dr. Fernando, at silang dalawa ang nakakaalam nito. Wala kasi kaming inililihim ni Janos sa isa't isa, very close kami, naging asawa ko ang namatay nitong kapatid. Alam ko, at alam mo bang si Janos talaga ang gusto kong pakasalan noon? Hindi namin pinag-usapan ang nakaraan ni Janos. Panganay ako, kaya kailangang pakasalan ko ang panganay na kapatid ni Janos, kahit na ilang sandali lamang na unang isilang ito, mga kalahating oras. Napalunok si Claudia, may kakambal pala si Janos. Ang nakakabata kong kapatid, ang napakasal kay Janos, si Andrea, ayon ito sa kasunduan ng aming mga magulang, kaya hindi namin nasunod ni Janos, ang aming tunay na damdamin, pero nang pareho kaming mabiyudo, muling nabuhay ang damdamin namin sa isa't isa. Please, diretsahin mo na ako, kung ano talaga ang gusto mong sabihin, wala akong interest sa family history ninyo. Baog ako, hindi pwedeng magkaanak, kaya mawawala ng here there ang pamilya Mahler, kaya nang imungkahi ng lolo mo na magpakasal kayo, para hindi din mawala ang kayamanan ng mga Becker, kapag nakapanganak ka na, ako na ang mag-aaruga, at magpapalaki sa bata, dahil mapapawala ng bisa ang inyong kasal, ayon sa kasunduan, natigagal si Claudia, hindi niya. Inaasahan nito, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, para maintindihan mong hindi malaya si Janos, ayaw kong masaktan ka, at huwag mong asahang iibig ito sa iyo, makakabuti na ang maging prank ka, at honest ako sa iyo. Hindi ko naiintindihan ito, kung ano man ang magiging damdamin ko o ni Janos, sa darating na mga araw, kung talagang mahal ka nito, wala kang dapat na ipangamba. Alam mo ang ibig kong sabihin Claudia, hindi ka na bata, gwapo at magaling sa love making si Janos, at kayang-kaya mo itong akitin. Wala ka nang pakialam sa mga karapatan ko, bilang asawa ni Janos, kami lamang dalawa ang dapat na makaalam nito. Halatang nainis si Greta, alam mo bang nakakainsulto ka, Claudia, nag-aaksaya lamang ako ng panahon, sa pakikipag-usap sa'yo. Malamig ka at manhid, hindi mo na-appreciate ang mga sinasabi ko. Ikinalulungkot kung hindi maibigay ang gusto mong kasagutan o reaksyon, wala sa akin ang kapangyarihan, kundi na kay Janos. Tumayong bigla si Greta, pagsisisihan mo ito, Claudia, wala kang nalalaman tungkol sa mga kalalakihang Aleman, at hindi ka tatagal kay Janos, mahirap itong pakisamahan, wala pang babaeng nakarating sa puso nito, pero nauunawaan ko ito, at dapat ay matulungan kita, pero tila ayaw mong makipag-cooperate sa akin. Pero tandaan mong, ako ang magiging asawa nito sa bandang huli. Kung ganoon, walang dapat na ipagputok ang butsi mo, sarkastikang wika ni Claudia, at nakipagtitigan siya sa aroganteng woman na ito. Hinintay ni Claudia si Janos, inisip niya kung ano pang mga problema ang darating. Kamakalawa, dinala siya ni Janos sa isang tanyag na couturier na kaibigan ng lalaki, may department store ang couturier, at ibinigay nito kay Claudia, ang lahat ng kailangan ng dalaga, swimwear, underwear, sportswear, shoes, coats, dresses and suits all colors of the rainbow. At tila isang milagro ang ginawa ng couturier, malaki ang iginanda ni Claudia. Her hair had been shortened, and lay thick and heavy, caught cleverly to curl softly under her chin, the suggestion of a silky fringe, sweeping lightly across her forehead, emphasizing the depth of her eyes. The lightest makeup only moistened her lips and shadowed her lips. Ngayon, suot niya ang damit na ginawa ni Andrea, para sa betrothal party sa bahay ni Greta. Kulay deep wild rose ito, at yari sa featherweight crepe, held up by two narrow diamond-studded straps, molded to the figure, it flared from the hips, to fall in loose folds to her feet, matching high-heeled sandals finished the outfit. Ang tanging hiyas na suot niya, ay ang singsing na bigay ni Janos, napakaganda niya, pero hindi masaya. Si Claudia, dumating si Janos, and as she stood in the doorway, halatang hanganghanga ito sa kagandahan ng magiging bride.
Nakasuot ng evening suit ang bilyonaryo, the white jacket emphasizing the darkness of skin and hair, finely tailored black trousers, revealed the length of his muscular legs. Matagal na nakatingin si Janus kay Claudia, biglang nakaramdam ng kasiyahan si Claudia, na maganda siya, at ayos na ayos ng gabing yun. Good evening Claudia, mukhang kuha ni Andrea ang bagay na bagay sa'yo, now look beautiful, ngumiti siya. May ipinakita sa kanyang kwintas si Janus a web of sparkling diamonds, intricately set into antique silver, with a clear-cut diamond pendant, hanging from it like a huge pearl. Napasinghap si Claudia, noon lamang siya nakakita ng ganoon kagandang precious stone. Inilagay ng lalaki ang kwentas sa leeg ni Claudia. Thank you, isasauli ko ito sa iyo pagkatapos ng party. Iyo yan, regalo ko sa iyo, itapon mo kung gusto mo, huwag mo lamang ibibigay doon, sa boyfriend mong naghihintay sa Pilipinas. Anong ibig mong sabihin, narinig mo ang sinabi ko, marahil ay desperado din sa pera ang nobyo mo, kaya pumayag ito sa papasukin mong ganitong arrangement, napaka-cheap mo, para magpagamit sa isang lalaki. Pilit na inintindi ni Claudia ang sinabi ng lalaki at nalito siya. Akala pala ni Janus na ang ibang perang kikitain niya sa kasunduang ito ay ipapadala niya sa kanyang lover. Ano bang pinagsasabi mo, wala kang nalalaman tungkol sa mga kadahilanan ko sa pagpasok niya sa kanyang lover, paano siya napag-isipan ng ganito ni Janus? Tumalikod siya kay Janus dahil napaluha na siya. He turned her face to him, halika na, hindi ka pwedeng umiyak, dahil masisira ang napakaganda mong bestida. Kinausap siya ni Janus ngayong gabi, pagmamasdan tayo ng lahat kong kamag-anak, kaya sana huwag akong mapahiya, ani Janus. Hindi umalis sa tabi ng dalaga si Janus, halatang humanga ang mga bisita, sa napakagandang kasama ni Don Janus Muller, lalo na ang mga kalalakihan. Ibang-iba ang ganda talaga ng isang Pilipina, pero nagawang ilayo ni Greta si Janus kay Claudia. May isang gwapong Aleman na kumausap sa kanya, ako si Theodore Desmond, pagpapakilala nito, kapatid ni Greta. Gwapo ang lalaki, at halatang interesado sa kanya, hindi nito hiniwalayan si Claudia, nakita niyang nakatingin sa kanya si Janus, at tila galit na galit ito, isinama siya ni Theodore, on a tour of the house and gardens, and then nang muli silang magkasalubong ni Janus, hinila siya sa isang sulok ng lalaki. Engaged ka sa akin, kaya hindi ka dapat na nakikipag-flirt sa ibang lalaki, galit na sabi nito, pero busy ka din, sa pakikipag-flirt sa iyong hipag, galit ding sabi ni Claudia, hinila siya ni Janus, at hinalikan sa mga lobby, mapusok ang halik, at tila nagpaparusa.